Sound rolling cameras. And 3, 2, 1, action. Ay, sinabi naman, mahimik eh. Kalma po, kalma. Kami nag-aanap dyan, baka gusto mo kumita. Pagdalakaw! Uy! Pagdalakaw! Jesusa is a good mother, a good wife, na iniwan, tinalikuran, napariwara. The big surprise, kung may dapat tawaging sorpresa ang pelikula, si Miss Sylvia Sanchez. Ako dito sa Jesusa, na isang mabait na ina. Lalaban, ang lalaban kahit saan ang pamilya. Ay naku, pupunta na naman yan sa bago niyang kabit para iparada sa sugalan. Maraming makaka-relate kasi talagang pag ang isang ina ay naging Jesusa, both sides, in a positive light, talagang magiging maganda ang pamilya kung si Jesusa ang nanay mo at si Jesusa ang asawa mo. Pero on the other hand, minali mo yung takbo ng buhay niya. Isa rin siyang miserableng babae na hindi dapat tularan ng mga ina. So doble yung image ng character. Ang perfect niyang tao, yun, ganun yung character ni Jesusa. Siya yung parang perfect example ng asawa. Baka malaman pa ni Gina, maging gulo pa sa amin. Tanggapin mo na lang na wala na ako. Nakakaroon ako si Drigo na hindi ko alam kung sasabihin yung mabait o bad na asawa o siguro masasabi kong responsable ka man. Inalagaan ni Jesus sa mga anak ko sa ibang babae, pagkatanggap pa rin niya ako bilang asawa. So it's an unconditional love. Kung ba si Drigo parang mga needs lang niya, mga marapatuwang sa buhay, pero yung love, hindi ko nakikita dun sa love. Parang hindi mahal ni Drigo si Jesusa. I play the role of Gina. Oh, ako yung kontrabida dito ni Jesusa. Ako yun ang aapi. Sobrang good talaga. Alam mo yung pag pinanood mo siya, gusto mo siyang sapakin, gusto mo siyang saktan. Parang pwede mo na siyang i-curse. Kasi merong sampal, may ganon. Ay, kakaroon na kitang tinigis. Wala akong pakialam sa'yo. Mamatay ka! Mamatay ka! Although maganda na siya talaga, pero kung na-request talaga na dagdagan pa, yung sipain ako, anuhin ako, I'm willing to do it. Yang, wala akong sakit. Maya. Ako na yung pinakamasamang tao siguro dito dahil ako yung bad influence kay Jesusa. Ako si Mayang dito, which is yung talagang totoong nickname ko sa pamilya. Ako nagturo paano mag-take na droga. Si Jesusa. Yung karakter ni Mayang, hindi dapat talaga nakilala ni Jesusa itong Mayang na ito eh. Mula noon ay sinabi ko sa sarili ko hindi na ako papayag. May mahal akong namatay dahil sa droga. I'm Ulo Santiago at dito sa movie na ito ako si Carlo. Siya ang volunteer sa rehab na gagabay kay Nani Jesusa. Ang desire ni Carlo, tulungan ng mga under the influence nang galing sa death ng Nani. Kasi yung nanay niya namatay due to too much drugs. My name is Johnny in this movie. Napaka-platonic nung relationship kasi hindi naman naging sila, hindi naman siya nanligaw, hindi naman din siya nagustuhan ni Jesusa. Pero tuwing may nangyayari kay Jesusa, nandyan siya. Tagapanood lang naman ako. Kasi sabi mo nga, may asawa kang tao. Ang papel ni Liza, siya ay anak-anakan, alaga ni Perlo Miranda na ginagampanan naman po ni Tita Fanny Serrano. Ako na lang po yung naiwang kaagapay ni Jesusa sa bandang huli. Si Jesusa as a mother is a very caring mother kasi although hindi niya naaalagaan yung mga sarili niyang anak na ginampanan ni Empress at ni Mara Lopez, eh nandun pa rin yung pag-aalala niya dun sa dalawa at syempre doon sa apo niya na si Dino. Bakit po, Lola? Wala ka bang naitabi? Ako po si Dino, ang apo po ni Jesusa. Kahit nagda-drugs po siya, mahal ko pa din po siya. Hindi po siya yung kagaya ng ibang bata na minsan po na nakakalimutan po yung pangalan ng Lola, yung itsura. Si Dino po ay lagi niya pong mahal si Lola niya. So far, it is my best para sa, I can say it definitely. Pinakamaganda na siya so far sa nasulat at lalo na direct ko.
Dito sa movie ito makikita ng mga manonood natin lahat kung anong sanhi ng droga. Bakit pinapakita dito kung gaano ka strong yung women? Kung nga kaya niya tanggapin lahat, gaano ka sakit, gaano ka hirap. Mga dahil sa pagmamahal ko sa isang tao. This is something that we should look forward to. Dapat mapapanood ito lahat ng nanay. Di ba pag sinasabi mo droga, mga bata, but this one hindi eh. Parang hindi doon. Ito'y napapanahon. Tugmang-tugma sa pangyayari talaga. Nangyayari ko ito sa totoong buhay. I'm sure lahat ng mga tao na manonood nito, maaapektuhan din sa pagkatao ni Jesusa.